Ikawalo ng Setyembre, ikadalawamputatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Habang naglalakad ang napakaraming tao na kasama ni Jesus, humarap siya sa kanila at sinabi, "Kung may dumating sa akin na hindi nagtatakwil sa pag-ibig sa kanyang ama at ina, at asawa at mga anak, at mga kapatid na lalaki at babae, at maging sa kanyang sarili, hindi siya pwedeng maging alagad ko. At hindi pwedeng maging alagad ko ang hindi nagpapasa ng kanyang krus sa pagsunod sa akin. At paano kung may magbalak magtayo ng silungan ng bantay sa bukid? Hindi ba't uupo muna siya at tatansyahin ang gastos para malaman kung may sapat siya para maipatapos iyon? Sapagkat kung mailagay niya ang pundasyon at hindi naman niya iyon maipatapos, pagtatawanan lamang siya ng lahat. Haya nang nagsimulang magtayo at hindi na maipatapos. At paano kung may haring nakikipagharap sa ibang hari? Hindi ba't uupo muna siya para mag-isip kung kaya niya at ng 10,000 kasama niya na harapin ang dumarating na may 20,000? At kung hindi naman, malayo pa ang isa ay magpapadala na siya ng mga sugo para makipag-areglo. Gayun din sa inyo, hindi pwedeng maging alagad ko ang hindi tumatalikod sa lahat ng Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, mga sakripisyong kalakip ng pagsunod kay Jesus. Sa pelikulang Spider-Man, sinabi ni Peter Parker, "The choices that we make us who we are, and we can always choose to do what is right." Ang pagsunod kay Jesus sa isang malayang pagpapasiya ng tao. Sa anumang larangan ng buhay, may mga pagkakataon na kailangan nating pumili o magdesisyon. Ang pagsunod sa yapak ng ating Panginoon ay isang mahalagang desisyon. Pero hindi ito ordinaryong pagpili sapagkat nangangailangan ito ng mahusay at masusing pag-aaral at pagtatanong sa sarili sa Diyos. Sa pagpapasyang sumunod kay Jesus, hinihingi ang pagtataya ng sarili at buong buhay para sa Kanya. Inilalatag ni Jesus sa Kanyang mga alagad ang mga sumusunod na panuntunan. Una, kinakailangang bigyan natin si Jesus ng una at pinakamahalagang lugar sa ating buhay. Mahalaga ang pamilya, subalit hindi dapat maging hadlang ito sa pagsunod sa tawag ng Diyos. Hindi iniaalis ang pagmamahal at pagpapahalaga sa pamilya. Sa halip, ay inilalagay lamang sa tamang lugar sa puso at buhay ng isang alagad ng Diyos. Maliban sa ating relasyon sa pamilya, may iba pang ugnayan tayong pinahahalagahan na maaari din namang ilagay sa tamang lugar na hindi magiging kaagaw ng Diyos sa ating buhay. Ikalawa, hindi madali ang buhay na iniaalok ni Jesus sapagkat nangangahulugan ito ng pagtahak sa landas ng krus at pagpapakasakit. Hindi dapat maging bago sa karanasan ng isang alagad ang pagtahak sa mahirap na daan sapagkat ito rin naman ang daan na tinahak ni Jesus. Kung nagdanas si Jesus ng hirap, dapat asahang mararanasan din ito ng sinumang nagnanais sumunod sa Kanya. Panghuli, ang pagsunod kay Jesus ay humihingi ng buong pusong pagtataya ng sarili. Hindi ang ating sariling kalooban, kundi ang kalooban lagi ng Panginoon ang dapat masunod. Nangangahulugan ito maging ng paglimot sa sariling pangarap o ambisyon para sa pangarap ng Diyos. Kung may magaganda ka mang pangarap sa buhay, magagawa mo itong kalimutan kung hindi ito ang hinihingi sa iyo ng Diyos. Totoong hindi madali ang sumunod kay Jesus, pero kailangan at dapat lang tayong sumunod.
Tandaan, thank you.